Daan na ang ating dumplings, guys. Hi sweeties! Welcome and welcome back to Pinay Expat Channel. Kumusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. Laban lang tayo sa buhay, mga sweeties. Life goes on. I-guess nyo kung anong gagawin natin ngayon. Walang iba kundi mag-share na naman ako sa inyo ng isang Thai recipe. So ang recipe na ito, guys, ang recipe na ito guys ay natutunan ko sa aking Thai niece. So shinare niya, tapos gagayahin ko at i-share ko din sa inyo. Ano yung gusto niyo na ingredients, pwede yun yung i-add niyo doon sa ground pork. Sa akin yung ground pork ay may mix lang siya na onions, garlic at soy sauce, oyster sauce, a little bit of sugar to cut off the saltiness. Yun. At nasa inyo na yun, guys. Kung ano yung gusto nyo na taste sa ground pork ninyo. Start na tayo, guys. Let's go. Let us make first, guys, our garlic oil. So, yan na guys ang ating garlic oil. Parang overcooked ko yata. So guys, pinahiran ko lang ito ng konting oil. So, ganito lang gawin natin. So, itong mixture nito, ground pork, oyster sauce, soy sauce, little bit of sugar, pepper powder. So, as I said, guys, pwede nyo namang lagyan ng vegetable or anything you want. So, ganito lang siya, guys. Kuha lang tayo ng konti. Spread lang natin. Tapos, hugasan ko na to, guys. Ganyan lang siya, kasimple. Ay, lumabas yung ganyan. Tapos lagyan lang natin dito. Yan. So, ulitin lang natin ang process na yan, guys. Ulit-ulit lang. Hanggang maubos. So, later, i-share natin yung iba dun sa aking father-in-law at saka sa aking pamangkin, kasi baka wala silang lunch, kasi yung asawa ko kasi tsaka yung mga tao sa bahay, pumuntang hospital, dinala yung mama nila. So hatira natin sila ng food. Yan. Ganyan lang, guys. Tapos, hayaan lang natin siya dyan ng around 5 to 8 minutes. Balikan natin, guys, mamaya. Thank you.
Ayan, luto na yan, guys. So, ready to serve na yan. Done na, guys, ang ating homemade dumplings. So, guys, katatapos lang natin magluto. So, punta tayo sa bahay ng aking mga biyanan na Thai at ating ibigay itong. I-share natin yung ibang dim sum natin, guys. At sa sauce naman, nasa sa inyo yun kung gusto nyo ng soy sauce and calamansi or with lime and chili. Masarap din yun. Or yung chili sauce. Or, dito kasi sa Thailand, mayroon na silang sauce para sa dim sum. So, ito yung sauce nila para sa dim sum. So, ito lang yung dinala ko sa, dadaling ko doon, guys. Nilagay ko lang sa plastic. So guys, kababalik lang natin galing sa bahay ng aking manugang. So pagbalik natin, guys, saka siya umulan. Tingnan nyo. Lunch na tayo, guys, at matikman na ang ating ginawang dumplings na may mushroom. So, as I said, guys, pwede nyong i-replace yung vegetable or you can use beef, guys, ground beef instead of pork. So, sa sauce natin, guys, so, kanina may nakita ko sa inyo na sauce na ready-made na sauce, ready to eat. Pero, mas gusto ko yung soy sauce na may lime or calamansi at saka may chili. Tapos, may garlic oil. So, don't judge me. Walang basagan ng treat. So, yun yung type ko na ipapartner dito. At mayroon din tayong durian. Let's see kung masarap ba siya. Medyo maalat ang sauce. So, masarap siya, guys. At mas lalo siyang sumarap kasi pinartner natin sa garlic sauce. Ayun muna tayo, guys. And please don't forget to, alam nyo na, like, share, and subscribe for those who haven't yet. And touch the notification bell. And see you sa ating next video, guys. Take care always. Keep safe, everyone. God bless. Bye-bye. Dessert.